iyon, isa si Sultan Turaran sa may pinakamalawag na pinamunuan ang kanyang kadakilaan at katangyagan ay umabot hanggang sa Buanga at Davao. Ang kanyang impluensya bilang isang sultan ay nakarating naman sa teritoryo ng Iranon at Maranao hanggang sa Bukidnon at Butuan. Kilala ang kanyang pagitingan sa pakikipaglaban. Ang Pilipino ang pag-alsa ni Sultan Dipatuan Kudarat ng Maguindanao. Kilala si Muhammad Dipatuan Kudarat bilang Sultan Kudarat. Namuno siya sa Maguindanao noong 1619 hanggang 1671 sa lugar. Nagmula ang magiting na sultan sa lahi ni Sharif Kabunsuan na siya namang nagpalaganap ng Islam sa buong pulo ng Maguindanao. Pinuon ang katumbas ng Dipatuan na isang salitang malayo at kapangyarihan naman ang ibig sabihin ng Kudarat na isa namang Arabong salita. Pinaniniwalaan na ang kanyang pangalan ay isang patutuo sa kanyang naging buhay. Sa panahong iyon, isa si Sultan Kudarat sa may kinakamalawag na pinamunuan ang kanyang kadakilaan at katangyagan ay umabot hanggang sa Buanga at Davao. Ang kanyang impluensya bilang isang sultan ay nakarating naman sa teritoryo ng Iranon at Maranao hanggang sa Bukidnon at Butuan. Kilala ang kanyang pagitingan sa pakikipaglaban. Tatandaan na sa ilalim ng Kastila ang Pilipinas noong magsimulang mamuno ang Dakilang Sultan. Itinuring siya isa sa pinakamalaking hatlang kaya hindi masakop-sakop ang buong Mindanao at masailalim sa Christianismo. Noong 1637 noong nagpalabas ng utos si Gobernador General Sebastian Cortado di Corcuera ng isang malawakang pagsalakay sa muna ng magiting na sultan. Ang gobernador mismo ang namuna sa pagsalatay nito. Sa kasamaang palad ay napabagsak ng gobernador ang kuta, gayon din ang malaking bahagi ng pinamumunuan ng sultan. Ngunit nagawang makaligtas ng sultan, pansamantala siyang nagtago at nanahimik nang matapos na ang termino ni Corcuera. Nagpatuloy sa pakikipaglaban ang lupon ni Kudarat. Matapos na ang termino ni Corcuera, nagpatuloy sa pakikipaglaban ang lupon ni Kudarat. Gaya ng inasahan, maraming sumunod na digmaan mula sa Kastila laban kay Kudarat. Ngunit pinatunayan ng sultan ang kanyang katangguhan at katangguhan. Kala siyang namundok sa tuwing nalalamang maraming sundalong Kastila ang patalagay sa kanya. Ngunit laban siya, kapag alam niya konti lang ang mga sundalong sa nagtitipagkasundo si Sultan Kudarat sa kapwa na mumunong Muslim na may malaking nasasakuban. Tanging hangad kasi niya magkaroon ng mga atakanting lalaban sa Kristiyano na mislalis ang tiwanan ng Sultan na hindi siya pabayaan ng mga ito. Matunayan niya ang suporta sa kanya ng mga kapwa Muslim nung nagkaroon ng malawakang pagkatahi ang mga Kastila. Taong 1656 ay nagdeklara ang sultan ng Bihag o banal na digmaan laban sa mga Kastila. Nagprotesta ang buong sultanato sa mga komunidad na kanilang nasasakupan upang labanan ang mga Kristiyano. At kusay sa pamumuno ni Sultan Kudarat ang nagpatanyag sa kanilang pangalan at kinilala bilang magiging na pinulong ni Pilipino. Napabalita ang kanyang kakaibang talino at kusay. Kinaguriang siyang banal ng mga bisyara atas o grupo ng matatanda at ng kanyang mga nasasakupin. Kumulang 80 hanggang 70 taon siyang nabuhay. Taong 1671 noong binawian siya ng buhay sa hindi masabing dagilan, kumalili sa kanya si Dato Dundang Piluday, ang magiting niyang anak. Kinuriyan niyang Dato ang kanyang sarili bilang sepupi
Sa ngayon, matatagpuan ang monumento ni Sultan Pudara sa Makati City. Ang ilang probinsya at lugar ay pinangalan din sa kanya. Hanggang dito na lamang ang legalisan tungkol sa kasaysayan ng pag-alasan ni Sultan Dipatuan Pudara laban sa mga Espanyol. Sa mga di pa nakapag-subscribe, pag-subscribe na rin at huwag magsawa sa pag-subaybay sa ating video lesson. Maraming salamat po. Goodbye. Maraming salamat. Mami Kesha Kitchen and Love Channel for people of Palestine. Guys, please support and connect my members, Mami Kesha Kitchen and Love Channel. Thank you. God bless.